Napaka-misteryoso naman ho ng bowl na yan, Lo. Sa ilang taong lumipas na pamamalagi ko rito sa tahanan, ni kahit dampian man lang ng palad ko ay mahigpit mong ipinagbabawal. Ano ho ba ang nilalaman yan? Nararapat lang na ipagbawal sa mga panahong hindi ka pa handa, iho. Ngayon, gusto kong ikaw mismo ang magbukas nito, Teban. Saktong 6:00 na ng hapon habang nag-aagaw ang liwanag at dilim. Saglit lang, Hulo. Bakit nandirito ang iyong amang hari? Giyon na rin ang kanyang mga alagad sa paligid ng ating tahanan. Kaya pala kanina pa akong nakakaramdam ng kakaiba. Ipinatawag ko sila kay Miko upang bigyan ka ng basbas sa kadahilanang ang laman ng bowl na iyan ay sila mismo ang nagkaloob sa akin. Maliban pa sa mga ibinigay ko sa iyong proteksyon bilang pananggalang sa iyong buong katawan. Bilisan mo na, Teban, dahil naghihintay na sila sa iyong pagtanggap. Sa unang paghawak ko pa lamang ng itim na bowl, naramdaman ko ang sobrang init na gumagapang sa aking katawan na nagmumula sa nilalaman nito. Lo, mukhang hindi ko kakayanin. Napakainit nito sa buong katawan. Para ho akong mawawala ng malay sa paghawak pa lamang ng itim na bowl na ito. At napakabigat ho sa buong katawan ko, Lo. Anong uri ho pa ng kapangyarihan ang nakapaloob rito? Ang huling narinig kong tinig kay Lolo, bago pa ako lubusang mawala ng malay, habang unti-unting lumalabo ang aking paningin, na napapansin kong nakataas sa akin ang kanyang kanang kamay, habang patuloy itong nag-uusal. Kayanin mo yan, Teban. Ipinanganak ka rin sa mundong ito para maging tulad ko. Doon ay nawala na ako ng malay. At ang huli ko pang natatandaan, nang mabuksan ko na ng tuluyan ang bowl, tumambad sa akin ang napakaitim na usok. Subalit unti-unti itong nilamo ng liwanag. Hanggang sa wala na akong maalala. Kinabukasan na ng umaga nang ako'y magising, habang nasa tabi na ng aking higaan, ang itim na kabuuan ng isang kampilan, itim na punyal, kumikinang ng pagkaitim ng isang singsing at libreta. Daglian kong tinawag si Lolo Simon upang ipagbigay alam sa kanya ang lahat ng nakalatag sa may sahig. Wika naman ito sa akin ang... Ang lahat ng nakikita mo, Teban, iyan ang nakapaloob sa baul na matagal ko nang iniingatan. At kung itatanong mo naman sa akin kung bakit ka nawala ng malay, iyon ay ang liwanag at itim na kapangyarihan na nag-aagaw sa iyong buong katawan na hindi kinaya ng iyong pisikal, kaya tuluyan kang bumagsak at nawala ng ulirat. Pero huwag kang mag-alala, iho. Kaya nandoon ang puwersa ng aking lahi upang suportahan ka at paglabanan ng itim na kapangyarihan. Kaya naman nanaig ang liwanag sa iyong buong katawan. Maaari mo nang magamit ang lahat ng sandata sa kabutihan at ikaw na ngayon ang nagmamay-ari sa kanila. Sambit ko pa kay Lolo Simon matapos nitong magsalita. Ito lang ho ba ang nilalaman ng baul? Oo, Teban. Ano pa ba ang inaasahan mo? Ang akala ko ho eh, sandamakmak na medalyon para sa proteksyon sa pakikipaglaban sa mga sinasabi ninyong aswang. Hindi mo na kinakailangan ng medalyon dahil ang lahat ng gamit na yan ay sapat na sa pakikipagdigmaan. Buhay ang lahat ng sandata at ilang taong pinangalagaan ng mga itim na engkanto bago pa ipinasa sa akin at ipinagkaloob sa iyo ngayon. At para makumpleto mo ang mga usal na ibinibigay ko sa iyo, nandiyadyaan ang dasal na susi sa itim na libreta. At ang singsing na iyan, ang magbibigay senyales kapag merong panganib na paparating dahil kusayang iinit sa iyong daliri upang magbigay babala. Halika na at tumayo ka na riyan. Kumain ka na muna at ipinagluto kita. Alam kong malayo-layo ang nilakbay ng iyong kaluluwa.
sa ilang oras mong pagkawala ng malay. Madali akong kumain sa pagkaing inihain sa akin ni Lolo. Matapos ay hindi muna ako nito pinasama sa pagpunta sa aming sibuyasan upang kilalanin ang lubusan ng punyal at ang kampilan. Noong una ay naninibago pa ako dahil hindi naman talaga ako sanay humawak ng sandata sa kabila ng aking edad na 17. Kinahaponan, muli akong kinausap ni Lolo Simon patungkol sa isang lugar na dinaanan ng kalbaryo. Masukal pa di umano sa lugar na iyon na merong maliit na barangay na bilang lamang sa daliri ang mga tahanan. Kumuha si Lolo ng isang patpat ng kahoy upang gumawa ng guhit sa lupa at itinuro nito kung saan kami daraan patungo sa nasabing maliit na lugar. Pagkagat na ng dilim kami magtutungo roon upang ipakita sa akin ang sinapit ng mga naninirahan doon. Hindi ko pa man alam ang kahihinatnan basta nagtitiwala ako kay Lolo Simon na hindi naman ako nito isasama kung hindi niya pa nakikita ang aking katangian. Basta ang lagi niyang payo sa akin na pagbutihin ko ang pagkakarga ng mga usal sa aking katawan dahil ang tunay na medalyon ay ang aking pisikal at ang sandatang aking tangan-tangan ang magsisilbing pamuksa sa mga mapaminsalang nilalang. Hanggang sa dumating na nga ang kinabukasan, simula umaga ay hindi na lumabas si Lolo sa kanyang kwarto at bilin niya pa nga sa akin na huwag ko siyang abalahin roon dahil kusa na lamang siyang lalabas matapos niyang isagawa ang mga dapat niyang gawin. Bandang alas tres na ng hapon lumabas si Lolo Simon ni kahit almusal at tanghalian ay hindi ito kumain. Paglabas nito ay pinaghain ko na ng pagkain dahil alam kong gutom na ito sa ilang oras na pananatili sa kanyang silid. Nakangiti itong lumabas na para bang ang tingin ko sa kanya ay mayroong matikas na pangangatawan at hindi siya si Lolo Simon. Nang bigla na lamang itong nagwika sa akin ng, "Oh Teban, bakit natutulala ka riyan? Ako ito, ang Lolo Simon mo." Sa oras na yun, sa isang idlap ay bigla na lamang itong bumalik sa pagiging matandang okluban sa pagiging si Lolo Simon. Kaya naman ang akala ko'y namalikmata lang ako. Ngunit muling nagsalita ang matanda. "Teban, totoo ang nakita mo. Ako iyon. Kapag nasa oras na ng pakikipagdigmaan, inihahanda ko lamang ang aking sarili sa ating paglalakbay mamayang gabi. Matagal-tagal na panahon na rin ang lumipas magmula nang tumigil akong pumaslang ng mga nilalang na pumipinsala sa mga tao. Makikita mo rin ang tunay na itsura ni Miko kapag nakikipaglaban." Napagalaman kong kasama rin pala si Miko kapag nakikipaglaban ng matanda. Maya-maya pa umupo na ito sa mesa at kumain sa pagkaing aking inihain na tila gutom na gutom sa ilang oras na pananatili sa silid. Daglian akong lumabas ng tahanan upang tingnan ang panahon na meron namang maaliwalas na kalangitan at walang nagbabadyang ulan na saktong-sakto sa paglalakbay mamayang gabi. Ilang oras na lamang ang aming hihintayin bago lubos ang lisanin ng pangsamantala ang aming tahanan. Dumating na nga ang takdang oras ng paglalakbay patungo sa nasabing lugar kasama si Miko. Binaybay namin ang masukal na daan sa pangunguna ni Lolo Simon. Napakabilis maglakad nung dalawa na parabang hindi na lumalapat ang kanilang paa sa lupa na tila ba may kakayanan itong lumutang sa masukal na kagubatan. Dahil na rin siguro sa pagiging kalahating tao at engkanto ni Lolo Simon, daglian ko namang pinahinto ang dalawa upang bahagya kaming makapagpahinga. Pinagbigyan naman ako ng mga iyon. Sambit pa ni Lolo Simon, "Teban,
Konting tiis na lamang. Malapit na tayo sa kabayan. Doon ay nakakarinig na ako ng kakaibang huni ng ibon. Yung uri ng ibon na hindi normal, na makakaramdam ka ng bagyang kilabot. Kaya naman sa patuloy naming paglalakad, nakahawak na ang kanang kamay ko sa aking kampilan. At kung sakaling may magkamaling lumapit man, hindi ako magdadalawang isip na gamitin kagad ito. Sa ilang oras din naming paglalakbay, sa wakas ay narating na namin ang nasabing lugar. Ngunit ang liblib na lugar na iyon ay abandonado. May mga tahanang yari lamang sa kahoy, pawid at kawayan. Mga nakatiwangwang lang ang mga ito at wala nang naniniraang tao. Pabulong na wika ko pa kay Lolo Simon. Ang akala ko balo may mga tao pa rito. Bakit parang pinamumugaran na ito ng masasamang elemento? Manahimik ka munang saglit, Teban. Pakiramdaman mo at pakinggan ang mga huning iyong naririnig. Hindi na mga tao ang naniniraan dito, kung di nasa lahi ng mga aswang. Maya-maya pa habang si Miko'y nasa aking likuran, sa pag-aakala kong nasaan yung musang pa rin ito. Ngunit isa na itong matipunong lalaki na mayroong kapang itim habang may nakasakbit na espadang tulad ng sakin. Ikinagulat ko pa nga yun sa pag-aakalang kalaban ang nasa likuran ko, hanggang sa magsalita ito ng: Huminahon ka, Teban. Ako ito, si Miko, ang tagapagbantay kay Lolo Simon mo. Patawad, kamunti ka na kitang mabunutan ng kampilan. Ikaw pala yan, Miko. Ginulat mo naman ako. Napag-usapan naming tatlong maghiwa-hiwalay upang patuloy na makapagmatsyag sa lugar at mabilis na mahanap ang mga kampo ng kadiliman. Minabuti kong isa-isahin ang mga tahanan doon sa pagbabaka sakaling meron pa rin taong naiwan. At mga 7 tahanan lang naman ang mga nasipat ko roon. Talagang wala ni kahit na isang naninirahan. At ang karamihan pa nga sa mga ito ay sira-sira na ang dingding, gayon na rin ang mga bubong, habang ginagapangan na ng halamang damo ang bawat kabahayan. May nasipat akong 2 babaeng dumaan. May tapis ang kanilang mga mukha na mayroon namang daladalang sulo at patungo sa masukal na damuhan. Sinundan ko ang mga ito. Ngunit hindi ko napansing nasa gilid ko na pala si Lolo Simon, na nasaan nyo na rin bilang isang matikas na mandirigma. Yun yung itsurang nakita ko sa kanyang paglabas sa silid. Ngunit sa ngayon ay itim na ang buong kasuotan nito, na mayroon na rin bagong kanyang kampilan na nanggaling pa sa kanyang amang hari. Sambit pa nga nito sa akin ang: Teban, huwag kang basta-basta susunod sa mga babaeng yan. Patibong lamang sila. Upang pagdating mo sa masukal na iyon, doon ay maaari kanilang bihagin o kaya ay paslangin. Sumunod ka sa akin at naghihintay na sa atin roon si Miko. Doon tayo sasalakay sa kanila at hindi dyan. Madali nga naming binaktas ang daan patungo kay Miko. Pagdating roon, sipat na sipat ang mga nilalang habang nasisinagan ng kabilugan ng buwan na nagpupunas ng kung ano sa kanilang buong katawan upang magpalitan nyo. Hindi na nagatubiling lumapit si Lolo Simon habang kaming 2 ni Miko ay nakabuntot sa kanyang likuran. Sambit pa nga nito sa aming paglapit na napahinto ang mga nilalang. Ador, muli na naman tayong nagkita. Sa hinabahaba ng panahon, mula noong huli tayong nagkausap, matapos ni Lolong magsalita, bigla na lamang mayroong humarang sa aming harapan habang patuloy itong nag-aangil. Ako nang bahala rito, Ador. Lalo na sa napakabatang amoy na ito. Ako na ang maghahain sa inyong lahat. Ipaubaya mo lamang sa akin ito, Pinunong Ador. Hinding-hindi kita bibiguin.
Tigilan mo yung kahibangan mo. Hindi mo ba nakikilala ang nasa iyong harapan? Lumuhod ka sa kanya. Siya si Simon, ang mamamaslang ng tulad natin. Gusto mo bang maagang mamatay? Nakita kong sabay-sabay na lumuhod ang mga nilalang na para bang iginagalang nila si Lolo Simon, lalo na sa mga panahong aktibo pa ito sa kanyang gampaning pumaslang. Muli pang sambit ng aking lolo. Magsitayo kayo, lalo ka na ador, aking kaibigan. Naparito ako upang maipagbigay alam sa inyo na mayroon sa inyong saling lahi ang gumagawa na naman ng katampalasan sa sangkatauhan. Hindi ko alam kung sino rito. Alam kong hindi ikaw kaibigang ador dahil matagal mo nang sinumpaan sa iyong sarili na hindi ka napapaslang ng kahit na sinong tao maliban lamang sa mga hayop na naliligaw. Sa palagay ko, Simon, wala rito ang tinutukoy mo. Matagal na kaming umiwas sa pagpaslang ng tao bilang namumuno sa kanila. Ako mismo ang nagpaparusa kung sakaling meron man. Malamang ay ang nasa kabilang bulubundukin ito na nababalitaan din namin kumakaing muli ng tao. Nagpapalitan nyo lamang kami sa tuwing gabi upang maghanap ng ligaw na hayop dito sa kabukiran. Huwag kang pakakasiguro, kaibigang ador, dahil merong nagsusuplong sa aking itim na engkanto na ang ilan ay nagmumula sa iyong saling lahi. Sana naman ay tuklasin mo iyon upang hindi na tayo muling umabot pa sa dahas na mayroon na namang mapaslang sa iyong samahan. Huwag kang mag-alala, kaibigang Simon. Kaagad ko iyang tutuklasin. At maraming salamat nga pala sa iyong pagbibigay alam. Sino naman ang iyong kasamang bata? Nakikita ko ang iyong sarili noong kabataan mo sa kanya. Mukhang ipinasa mo na ang lahat para maging tulad mong isang asasin sa mga tulad naming lahi. Kilalanin ninyo si Teban, ang susunod sa aking mga yapak sa pagtugis sa masasamang nilalang. Muli kaming magbabalik rito kung sakaling hindi pa tumitigil ang iilan at mapipilitan na kaming pumaslang kesa naman patuloy nilang gambalain ng mga tao. At ang sinasabi mong nasa kabilang bulubundukin, huwag kang mag-alala, Dor, dahil sila na ang susunod naming target. At natitiyak kong tama ang sinasabi mo na lahat sila ay muli nang kumakain ng tao. Matutupad ang iyong kahilingan, kaibigang Simon. Ako na mismo ang tutuklas kung sino man ang tampalasan dito sa aming samahan. At ako ang maghahain sa iyo upang sila'y pugutan ng ulo. Matapos magsalita ng pinuno ng mga aswang, malakas ang kutob ko na yung unang susunggab sana sa amin kanina. Isa iyon sa muling pumapaslang ng tao. Sa nabibilang ko sa kanila roon, nasa 20 saling lahi sila ng pinagsamang babae at mga lalaki. Maya-maya pa inakbayan ni Lolo Simon si Ador habang naglalakad papalayo sa samahan at nag-uusap ng palihim na tsak ay tinutukoy nito kung sino sa kanilang grupo ang muling nanggagambala ng mga tao. Maya-maya ay dahan-dahan nang bumabalik ang dalawa habang nananatili lamang kaming nakatayo ni Miko at minamasdan ng mga kakaibang itsura na patuloy lamang na nakatingin sa amin. Sa muli nilang pagbabalik, niyaya na kami ni Lolo Simon papauwi at muli na naming binaktas ang daan hanggang sa makauwi na kami ng tahanan. Muli na itong nagbalikan nyo sa pagiging matandang okluban, gayon din itong si Miko na nasa anyong musang. Hindi ko napigilan ang aking sarili na kausapin si Lolo Simon habang ito'y nagpapahinga sa kanyang silid. Wika ko pa nga sa kanya nang, "Lo, bakit ito pinagbigyan pa natin ng pagkakataon ng iba roon kung maaari naman natin silang paslangin maliban sa iilang mabubuting kilala ng pinunong si Ador na nananatiling sumusunod sa kanya sa pamamagitan ng kanyang pamumuno?" "Alam mo, iho, hindi yun ganoon kadali na maaaring pumaslang ka na lamang
Dahil matagal na rin ang pinagsamahan namin ni Ador at ginagalang ko rin siya dahil sa hindi naman talaga siya masamang nilalang. At ang ilan nga roon ay umanib lamang sa kanya upang hindi ko sila mapaslang noon sa pag-aakalang magbabago na ang mga ito. Hintayin natin ang kanyang pagpapasya kung ihahain niya ba sa akin ang ulo ng mga tampalasan. Hayaan mo at ikaw mismo ang ipapaharap ko sa kanila upang masubukan natin ang iyong abilidad at katibayang loob sa pagharap sa mga aswang na paulit-ulit lamang na nanggagambala. Sige na iho at magpahinga ka na. Sa makalawa ay muli tayong babalik sa kanila sa araw na napag-usapan namin ni Ador. Lumipas ang dalawang araw. Hindi pa man dumarating ang araw na pinag-usapan nila. Bigla na lamang sumulpot si Ador sa aming tahanan habang ito'y duguan at humihingi ng tulong kay Lolo Simon. Madali itong kumatok sa aming pintuan habang naghahabol sa kanyang paghinga na nakahawak sa kanyang leeg. Bandang alas 12 na iyon ang gabi, kaya madali namin itong pinapasok sa loob ng tahanan. Wika pa nito habang duguan ang kanyang leeg. Simon, tulungan ninyo ako. Sa pag-aakala kong iilan lamang sila, kahit na ang limang aking pinagkakatiwalaan. Umanib na rin sa mga tampalasan at upang masunod lamang ang kanilang mga itim na layunin, ang kagutuman at kauhawan sa dugo ng mga tao, kahit ako ay gusto na nilang paslangin. Mabuti na lamang at mabilis akong nakatakbo. Huwag ka na munang magsalita, Ador, upang hindi lubusang lumabas ang dugo sa iyong leeg. Kumuha si Lolo Simon ng iilang mga papel na kinargahan ng mga ora at itinapal sa mga sugat ni Ador. Uminto ang mga pagdurugo, kaya naman pinunasan namin ang kanyang buong katawan upang mawala ang lansa ng dugo na dumadaloy sa kanya. Pinakiusapan ni Lolo Simon si Miko na manatili lamang sa tahanan upang patuloy na bantayan si Ador. At pinaganda naman ako ng matanda sa kadahilan ng dalawa kaming susugod roon para may pagigante ang kanyang kaibigan. Madali kong kinuha ang aking punyal, gayon na rin ang aking kampilan. Muli pang sambit ni Ador bago kami umalis. Kaibigan, mag-iingat kayong dalawa. Lahat sila ay nagkakaisa na upang paslangin tayong lahat. Kilala mo naman ako, Ador. Tutugisin ko sila kahit saan pa sila magtungo. Okay, mga kahiwaga. Hanggang dito na muna itong ating part 2. Abangan ang magandang part 3 ng kwentong ito. At kung may komento ka sa kwentong ito, maaari kang mag-comment dyan sa baba. Marami nga po palang salamat sa lahat ng bumati sa aking kaarawan kahapon. God bless po sa ating lahat at lagi po tayong manalangin at mag-iingat.